Okay, maraming salamat sa inyong participation, mga kapatid. Bago natin discuss yung ating second topic about spirituality and Christian thinking, ay aking tatawagin si Brother Edgar, yung ating upcoming president ng ating president na, Edgar, no? Sa Sabado pa. upcoming president ng ating pong buong Cavite na kabataan, kapalit ni Ezekiel, si Brother Edgar. Ito po ay bunga ng aming pangangaral sa lugar ng Cayapas. Ako natutuwa siya ay aktibo, dati doubtful youth. Pero ngayon, very positive, kaya ako natutuwa. So, pigyati siya ng 5 minutes na kung paano siya na-convert, nahikayat, at buong pamilya niya na idala niya through his change attitude from negative to positive na kabataan. At ngayon ay officer natin o presidente ng ating buong Cavite. So, Brother Edgar, so, pwede mo bigyan kami ng 5 minutes testimony para kung paano ka naikayat at paano yung isipan na bago to Christianity at spirituality bilang isang kabataan. Okay, salamat po Pastor sa pagbigay po sa akin ng time to share my testimony. Ako po si Edgar Rolio from Magallanes, Municipality of Magallanes, Magallanes, Cavite. Yeah, Magallanes, Cavite. Dulong po kami, dulo, upper floor. And then, before I start my testimony, I want to read this verse sa Bible, 2 Corinthians chapter 11, verse 30. Sabi dyan, "If I must boast, I will boast of the things that show my weakness." Ang aking share ngayon is my weakness. Because I know that kapag sinare ko yung aking kahinaan, o itinestify ko yung aking kahinaan, I will lifted Christ up. At hindi po makikita yung aking abang sarili, bagkus po si Kristo. Ako po ay 6 years na bautismuhan. 6 years na. Noong November 28, 2009, ako ay nabautismuhan mismo po ni Pastor Barcoma. Yan, ako po nabautismuhan ni Pastor Barcoma. And then, paano po ako tumanggap in faith? Actually po, I grew up in a Roman Catholic and Anglican Church. Yan po, Roman Catholic and Anglican Church. At masabi ko ng aking buhay ay, sabi na nga ng aking ate, ako daw sa aming magkakapatid ang malas. Ako daw yung malas sa magkakapatid. Bakit? Kasi in all my plans, ay lagi na lamang nagpi-fail. I have 5 plans. Plan A ko, failure. Plan B, failure. Plan C, failure. Plan D, failure. At yung plan E ko, ako'y umuwi sa bahay at masama ang loob. At that time, that is my wilderness time. Pumunta ako sa bahay, ako, dun ako natutong tumikim ng alak. Kasi I focus, ang pinakagusto ko sa aking buhay ay matulungan ko ang aking pamilya. That's it. To see my family happy. Kasi I grew up in a broken family. And then we do a lot of things para lamang magpabalik namin ang aking nanay at tatay. At dahil sa ganun, ang aking isipan simula pagkabata, ako may trauma na pagka merong problema sa pamilya, ang aking trauma ay alam kong ang aking ama't ina ay maghihiwalay. That is my trauma. Kaya since I was a child, mayroon akong plan sa buhay and I focus that. Ang aking aim lamang sa buhay ay to see my family happy. Yun lamang. To see my family happy, that's it. Pero in all of my plans ay laging failure. Plan A, failure. Plan B, failure. Hanggang plan E ay failure. Kaya umuwi ako sa tahanan, masama ang loob. I am always asking God, Lord, you know my prayers, you know my plans, you know the desire of my heart. It is for my family. And not, ito ay hindi sa ganang akin. Ito'y para sa aking pamilya. Pero ang Panginoon ay sumasagot siya ng mga bagay-bagay. One time, ako'y na-invite ng Iglesia ni Cristo. And then I joined Iglesia ni Cristo. Pero dahil nagbabasa ako ng Bible, kahit at time hindi ako pa ako Adventist, ay nabasa ko na yung Bible,
cover by cover, binabasa ko talaga ang Bible. And sabi ko sa aking sarili, parang mali, merong mali. And then, ang aking mga tiyahin ay mga born again Christian, ay umatin din ako. Sabi ko, baka siguro mali ang aking pananaw sa Diyos. Mali ang aking pananaw sa Diyos. I attend sa born again, sabi ko, parang pagpasok ko sa church, nagaganon ng mga kamay. Sabi ko, teka lang, ganyan ba ang pag-worship? Natakot ako, hindi rin ako umatin. And then, ang ganda ng offer ng iglesia ni Cristo, kasi nakita niya ako tumigil, sabi niya, I will give you a scholarship. Wow. At pagpupunta sa aming pastory po yun, dumadaan, ay kasama po nila yung mga, ang magpapasok sa aming tahanan ay mga babae po nila. Hindi ko nakakayang tumanggi. And then, nandun yung sakyan, kailangan sumama. Pero sa kadikalaunan, ako'y nagtatago na. And then, tanghaling tapat yun, may mga misyonaring tumawag sa bahay. Ako'y mag-isa doon. Ako kasi parang dalaga sa tahanan, hindi lumalabas. Walang barkada, kasi alam ko ang barkada ay makaka-impluensya sa akin sa bisyo. Kaya ako'y umiiwas. Ang aking libangan ay magbasa ng libro. Kaya one time pumasok doon sa aming tahanan, sabi niya, nandiyan po ba si Nanay Linday? Aking pangalan ng aking nanay. Sabi ko, wala po. Nasa palengke. Sino po kayo? Ah, kami yung mga nakatira dyan kila Nanay Loring. Ayan, Nanay Loring, dito nagsisimba dati yun. Ah, Nanay Loring, sabi niya, kasi si Nanay Loring ay tiyahin ko, sige, tuloy po kayo. Nakakaya naman pong aking tanggihan. Pero alam kong sila yung mga missionary. And then, pag upo nga doon, nagkwentuhan kami, at nabuksan niya sa akin ang Daniel and Revelation. And that is the book na hindi ko taga maintindihan sa Bible. At doon namulaga ang aking mga mata. Sabi ko, gusto ko pang makarinig. Binigyan niya ako ng Voice of Prophecy, Amazing Facts, and then in just one week, akin yung pinag-aaralan. Dahil wala akong magawa sa bahay, yung aking pinag-aaralan. And then I was convicted that that is the truth. Ito yung katotohanan. Pero ang kasamaan po nun ay habang po ako'y lumalago, tumanggap sa Panginoon, si Pastor po ay, siya po nagbautismo po sa akin, ay nandun po yung mga struggle in life. Sumasama po ako sa Voice of View, sa mga, ang tawag po dyan, cottage meeting. Nagkaroon ng cottage meeting, di ba, Pastor po, sa aming lugar ng dalawang beses. Umatin na po ako, pero one time ay nagbigay ng letter yung aking pong application na pinakagusto ng tatay ko sa akin. At ako ay maging isang police. At ito yung PNPA. Tumanggap, tumawag, kindly report in PPSC. Ikaw ay nakapasa in second phase of examination. Wow. Ito ang gusto ng aking magulang sa akin. That is the, ito yung aking plan, plan E. O, yun yung aking plan E, kaya kumuwi sa bahay upang maging police officer someday, police official. Sabi ko, that's it, ito na. Malapit na. Nasa aking kamay na. Hindi na ako malas. Hindi na ako malas. Pero ako at that time ay Adventist. And then, nakapunta kami sa, sumama ako sa missionary doon sa AUP at nakita ko yung worship doon, midweek worship, at sabi ko, wow, I want to study here in AUP. Gusto ko mag-aral dito. Paano mag-aral dito? And then, we inquired sa admin, nakita ko yung tuition fee. Sabi ko, wow. Laki. Ang laki. Teka lang. Sabi ko sa kanya, paano ka nakatapos dito? True working scholar. Gusto ko yan. Pero teka lang. Meron pala akong application sa PNPA. And then, nandun nagkaroon ng struggle. Pag-uwi ko sa tahanan, nagkaroon ako ng struggle sa pamilya at sa decision in life. Sabi ko, saan ako pupunta? Proceed to PNPA o lalampas ako AUP? PNPA o lalampas, AUP. And then, I read The Great Controversy. Sabi sa Great Controversy, the greatest of loyalty in these last days is Sabbath. Doon ako nagulantang. Sabi ko, ano ito? Ano ito, Lord? And then, nag-inquire ako sa PNPA, no, you cannot attend Sabbath worship. Dito ay Sunday. Pero I am an Adventist, no? Hindi ka pa rin makakasimba ng Saturday. Ang welcome lang dito ay Sunday. Sabi ko sa akin, paano ito? And then, pumunta ako sa bahay, sinabi ko kay Papa. Sabi ni Papa, okay lang yan. Pagkatapos mo ako sumimba. Ano ba yan? Ganun agad ang kanyang boses. Sabi ko kay Mama, di ba yan ang plano mo? Yan ang gusto mo? Eto na, nasa kamay mo na. Alam ng Panginoon, naintindihan ka. Lahat ng pagtanungan ko, sabi ng pinsan ko, ikaw ba'y nababaliw na?
Alam mo ang gagawin mo sa UP, you are working there in 8 years, maybe 8 years. Hindi pa. And then sa PNPA, you are a scholar ng government. You are receiving a monthly allowance na hindi mo na magagastos, pwede mo ipadala sa iyong pamilya. At the same time, pagka-graduate mo, you're already an official police. You are already a lieutenant. Hindi ka na mag-a-apply ng trabaho. Ikaw agad ay opisyales. At dahil doon sa aking mga kapamilya namin kamag-anak ay mga police, mga militar, ay nagpuntahan sa tahanan nang malaman nilang ako ay magdedesisyon na pumunta sa PNPA. At doon nila ako tinutuya. Nag-inuman sa amin, kasama ng aking tatay, ng aking mga kapatid, at pinapunta, pag uwi ko galing sa Bible study, pagpunta ko doon, pinasentro ko sa una, sa gitna, at nasaan niyang nagmumura yung mga taong na-influensya ko. Ganun sila. Sabi ko, teka lang, Lord, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to. And then at that night, that is my first time to cry in prayer. I cry in prayer that night. Lord, give me a sign. Hindi ko maintindihan. At that time, I'm believing about as a sign. Sabi, katulad ni Daniel, nagbigay ka ng sign. Give me a sign. At hindi ko makakalimutan ang panaginip na ito. First, at that night, na naginip ako, nakasuot ako, pastor, ng uniforme ng police. At meron akong binabantay ang malaking gate. And then dumaan yung jeep na may signboard, Magallanes. At then pagtingin ko doon sa orasan, Friday yon, alam ko Friday, mag-asabat na. Sabi ko, teka lang, mag-asabat na. At ako'y pumara, at ako'y bumitin, at yung officials lumabas, sinisigawan ako, baba ka dyan, hindi, mag-asabat ako. And then sabi ko sa aking sarili, nagising ako, sabi ko, Lord, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Baka pwede pala nga, anak ko'y makasimba ng sabat sa AUP kasi malapit lang. At nang ulit-uli ako doon sa PNPA, pwede po ba? Eh, hindi nga pwede. Sunday ang pagsamba dito. You need to choose kung anong yung gagawin. Teka lang, ano ito? And then, uwi ulit sa tahanan, nandun ulit si Papa, masama ng loob sa akin, hindi na ako kinikibo. Si Mama ay ganun din, mga kapatid ko ay ganun din, mga kapamilya, kamag-anak ko ganun din. Sabi ko, ang hirap nito. I pray with the Lord again, in second time, umiyak sa Kanya, at ito yung hindi ko makakalimutang panaginip. I don't know if it is the sign of the Lord, but I believe ito yung nagpalakas sa akin na magdesisyon. At that night na naginip, akin sa panaginip, ay ganito. I'm not a dreamer like a Daniel, ha? Pero ito yung aking panaginip. Ako ay kinuha ng malalaking tao, inihagi sa isang sasakyan ng mga prison, yung ng mga jail guard, diba ano yun? Merong sasakyan ng mga bilanggo at nilak ako, inihagis at ako inilak, at ako'y sigaw ng sigaw. Sabi ko, palabasin niyo ako dito. Palabasin niyo ako. I love the Lord. And then merong liwanag na parabagan siyang nag-welcome sa amin. Lord, help me. Give me strength. Help me, Lord. I love you. I want to serve you. At then pagising ko na lamang, ay taga ako'y umiyak. Sabi ko, ano to, Lord? Sabi ko na lamang, bukas na bukas din, pupunta ako ng AUP. Wala akong kapera-pera noon, walang suporta ng magulang. Buti na lamang yung missionary nagbigay sa akin ng pamasahe. Pumunta ako sa AUP at ako ay nag-work doon sa swimming pool. Nagkaroon ako ng work sa swimming pool. And then hindi ko halos inopen yung aking cellphone dahil alam kong tumatawag sila at halos gusto nila akong kunin doon sa AUP at dalhin sa tahanan. Pero that's it. Nagulat na lamang ako, tatlong buwan ako nag-work, alos 2 months ako nag-work. Ako ay, yung 2 months na yon ay lagi ako nagpipray sa Panginoon. Lord, help, kindly touch the heart of my parents. Sana'y manuwaan nila. Hindi ko kaya may paliwanag sa kanila, but I know that you are able to explain all these things. You need to kindly inspire them. Nagulat na lamang ako, pastor, yung May na yon, katapusan ng May, pumunta si Mama, bumababa sa swimming pool, at ako'y umiiyak noon at that time. Sabi ko, na-miss ko aking nanay. Nakakamiss ang nanay. At then ako'y yumakap sa kanya. Then sabi ni Mama, ano nangyari sa'yo dito? Bakit hindi ka umuwi? Blablabla. Sabi ko, ay ako'y nag-work po, Ma. Nag-work ako ngayon dito. And then sabi niya ay, anong sitwasyon mo dito? At that time ako'y nakauwi sa tahanan, and then ako'y nag-worship, umiyak sa
sa kanila, at alam ni Pastor yun, dumalaw sila Pastor doon, nag-worship, sinama ko sila papa at sila, si mama at that time. Kaya, I pray with the Lord every night at that time na ipanalangin ko ang aking mga magulang. Inalangin ko ang aking mga magulang, aking mga kapatid, and by God's grace, hindi ako nag-spend ng same break, Christmas break, summer break sa aming tahanan. Hindi ko sila binabible studyhan. I'm only praying sa kanila. Pag umuwi, akin sila dinidevotional. Nagulat na lamang ako, kapatid ko tumanggap, nanay ko tumanggap, kapatid kong isa tumanggap, si papa tumanggap, and then ngayon ay yung aking hipag, and then all of us now ay napakasaya tuwing gabi ay nag-worship sa Panginoon. And now, in our little church doon sa Kayapas, they are now the leaders of the church. They are now the leaders of the church. Ano sabi dito? Ang aking kahinaan ay aking pamilya. Ang gusto ko sa aking pamilya ay bigyan sila ng kasiyahan. At ang aking tingin noon ay bigyan sila ng kasiyahan kapag ako'y nagkaroon ng magandang trabaho at magandang hanap buhay. Pero hindi pala ganun. Ang pinakasolusyon mismo ay si Kristo. Yun ang aking nakaligtaan. Na ibigay kay Kristo ang lahat. At nang tanggapin nila si Kristo, tanggapin namin ng pamilya namin si Kristo, ay ganun ang naging resulta. Kaya napakasayang maglingkod sa Panginoon. That's it. Happy, magandang, happy Sabbath tuloy. Gandang gabi po sa ating lahat at salamat po. Okay, na-inspire ba kayo mga kapatid? Ako po'y natutuwa mga kapatid. Ako bilang pastor, nakaka-inspire na magpatuloy sa gawain. Ano? Kasi alam ko yung family niya, halos ako nagbinyag lahat sa kanila, maliba yung papa niya kasi nalipat na ako that time. Yung mama niya, mga kapatid niya at siya. Yung struggle namin para sila madala sa Panginoon, sila pala mga leader ngayon doon. Leader siya ng AY. PNP ka pa rin naman, Badyar. Pastor na pastor. Hindi na sabi, scholar din niya ng AUP. No? Hindi man siya naging, di ba, nireglect niya yung PNPA, scholar naman siya sa AUP bilang isang estudyante. No? So, napakabuti ng Panginoon pag tayo nagtapat. Halos magkamuka yung aming karanasan. No? Alam niyo naman ako, Iglesia ni Cristo, ay kung ano ang ating pag tayo tumanggap sa Panginoon, bahala na siya. Yun ang pilosopiya ko eh. Kung kilala nyo si Marlon Ramirez, Victoria, bunga ng Boys to Pit ko yan sa Victoria. Kami nangaral dyan eh. Saka si Ferdinand, si Ferds, yung aking tukayo, saka yung kapatid ni Brad, anak ni Brother Valencia. Asa na kaya yun? Yung mga dinala ko sa AUP nag-ministerial. Si Pastor Benji Pabilyar, AUP kung nakilala nyo. Ayan ay mga bunga ng aking pangaral. Ganong kalapit ang puso ko sa mga kabataan. Sapagkat naging bahagi ng buhay ko, yung successful ko through kabataan. Kaya andito ang ating pasanin. So, ang ating pong for 20 minutes, saglit lang ito, ay spirituality and Christian thinking. So, ang papansin natin mga pati doon sa picture, ay makikita natin, bagaman nasa mundo siya, ay naisip pa rin ang Kristo. Pero namumuhay siya sa sanlibutan. Hindi siya, tayo mga pati, hindi tayo, tayo nasa sanlibutan, pero tayo taga sanlibutan. Kaya, posible pa rin na tayo ay makapag-meditate, makapag-mingle, makapag-isip na may kinalaman sa ating Panginoon bilang isang kabataan. Mga kapatid, so ano po ba ang spirituality? What is spirituality? Kanina maraming kayong mga sinagot. So ito po ang spirituality mga kapatid. Ang spirituality ay ito yung quality ng buhay natin. It is the quality of life which responds to God's initiative. That is spirituality. Kapag alam natin, pinanawagan natin ng Panginoon, narito tayo, that is part of our spirituality. At tayo po mga kabataan ay iginugol natin ang buhay natin sa Panginoon, nakasentro bagaman tayo naghahanap buhay, ano mang ginagawa natin, that is spirituality. In us, it seeks to listen to what? To the voice of God through centering of ourselves in Him.
pagsisentro ng ating buhay sa Kanya. It is a life of maintained openness to God. Open. Pag nag-pray tayo sa Panginoon, parang kaibigan. Kung tayo na nalang, pero meron tayo sa banal loob, nagpe-pray ka, hindi ka papakinggan ng Panginoon. Sabi mo, Panginoon, masama loob ko sa iyo. Pwede mo sabihin yun. Bakit? Ang pinagpapatawad, ang banal espiritu, pag pinigyati mo, hindi ka papatawarin. Pero kasi ayaw ng Panginoon na magpipray tayo ay parang may doubt tayo. So that is spirituality, mga kapatid. And it is an absolute submission to the will of God. That is spirituality. Kaya pag tayo po ay yung ating quality ng ating buhay ay open sa Panginoon, nakikinig tayo sa Panginoon, at patuloy tayo nakasentro ating buhay sa Panginoon, at ang ating buhay ay nakamaintain na bukas sa Panginoon, at lahat ang buhay natin nakasurrender sa Panginoon, hindi po obstacle o hindi hindrance na mamuhay bilang isang kabataan. Bilang isang kabataan. Sapagat si Kristo namuhay din bilang isang kabataan. Pero hindi siya naapektuhan ng buhay ng sanlibutan. So, ibig sabihin mga kapatid, so we are all spiritual being more than human being. No? Mamaya topic ni Brother Dave ay may kinilaman dito. When God created each one of us, mga kapatid, tayo ay naka-build in sa atin yung anong meron ng Panginoon, the Imago Dei principle, na ang nawala lang sa atin, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan na naputol sa hardin ng Eden. Na ibibigay niya muli yung transcript o yung tinatawag na certificate of compliance na tayo magtatalaga muli sa Panginoon, pero restore niya lahat ang nawala, ay bibigay yung certificate ng buhay sa darating na kanya, o sa muli kanyang pagbabalik. At tayo ay spiritual being. More than human being. Bakit? Ang lumikha sa atin ay spiritual God. The Imago Dei principle, mga minamahal na mga kabataan. So, ano ba ang pagkakaiba ng spiritual being o sa isa human being o human doing? Ano mapansin nyo sa larawan? Yung human doing, more on accounts. Dapat marami kang achievement, marami kang accomplishment, pero sa Panginoon ay lahat tayo pantay-pantay. Ang mahalaga sa Panginoon, yung puso natin. Yung mahalaga sa Panginoon, yung pagpasakop natin, pagsuko sa atin, na nakasentro sa Panginoon, na babaguin tayo, yung dati nating buhay ay mababago, at sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyanong Adventista, ay maraming madala sa paan ng Panginoon. Katuloy Brother Edgar, from sa kanyang inisyatibo, tinawagan siya ng Panginoon, nakinig siya sa Panginoon, hindi niya kalain na buong pamilya ay madala niya sa Panginoon. Lamang pa nga sa akin hanggang ngayon, yung pamilya ko, matigas pa rin ang ulo. Iglesia pa rin ni Kristo. No? Kaya, ibig sabihin mong patid, sa dami na nadala ko sa Panginoon, siguro 1,000 na rin, pero ang pamilya ko ay talagang ayaw lumabas sa kanilang pananampalataya. Pero open pray na sila ay babalik o sila ay makikinig sa pabalita ng ating Panginoon. So, spiritual being, mga patid, ay being na ang buhay natin ay nakay Kristo. Nasa Kristo, nasa ating Panginoon. Pag sinabing human doing, mga patid, doing reflected life based on human effort sa lahat ng ginagawa ng tao. Pag marami kang nagawa, yan ay human doing. Pag marami kang accomplishment, pwede kang leader. Di ba? Pwede kang leader. Ah, okay yan. Marami accomplishment, pwede yan. May magagawa yan. No? That is human doing. Wala yung spiritual being. So, spiritual being, based on what Christ has done, is one of us. Anong ginawa sa atin ng Panginoon? Anong ginawa sa inyo ng Panginoon? Ay, Pastor, anak na ako ng Adventist eh. Posibleng wala ang ginawa sa inyo ang Panginoon. So, kung anong ginawa sa atin ng Panginoon, ay yan ay bahagi ng ating spiritual being na buhay.
So, human doing based on what we do. Kung anong ginagawa ng tao. Minsan nare-raise na nag-gaze ng sanlibutan kung anong ginagawa ng tao. Diba? Yung mga politiko. Kaya nga, pag-pulit, lahat ipapagawa ko. Lahat papasimento ko. Pag nagtumang politiko, iboto nyo ako, madaling lapitan, mahirap hanapin. May ganun politiko, mahirap, madaling lapitan, mahirap hanapin. Pag nahanap nyo, malalapitan, pero pag hindi, wala. So yan, maraming, pero mahirap silang hanapin kasi more on human doing. Kapag eleksyon, maraming paggawa. But there's no spiritual life. So, spiritual being life based on God's calling. And human doing life based on what we are achieving. Achievement, accomplishment, acceptance, lahat. Wala yung spirituality, mga minamahal kong kabataan. So, spiritual being, relationship based with God. Nakabase sa ating Panginoon, but human doing, relationship based on merits of our deeds. Yung katulad sa ating kanina, pag tayo ba'y nag-fasting, merit ba yun natin? No. Hindi mapababago ang Panginoon sa ginagawa natin. Mababago tayo sa ginagawa natin sa pamamagitan ng Panginoon. Bilang isang mga kabataan. Ano pa? So, spiritual being is more internal. Human doing more on external. Yung mga parseyo. Yan ay nagpapakita ng paimbabaw na pagpapakabanal. Kaya ito yung sinabi ni Brother Melvin, nagpapasting ako. Pinasabi, sa biblical perspective, hindi sinasabi na pinapasting. Manonotice nagpapasting ka. Pagpapasting ko yung pag-asawa, lahat pa rin mapatid. So, maling connotation. So, ang fasting po ay spiritual discipline. Matatakil mamaya yan ng ating mga lecturer. So, human doing reflected life. Pag naka-reflect ka sa buhay ng may buhay, alam ko yan. Kasi pinagdaanan ko. Alam ko pwede mong gawin ito. So, nawala na yung bahagi ng ating Panginoon. So, spiritual being is intimacy with God. But, human doing, a way of activities. Maraming mga activity. Ano? Kaya walang panahon sa ating mahal na Panginoon. So, spiritual being, emphasis on trust. Tiwala sa Panginoon. Noong ako nag-admitis ng mga patid, tiwala sa Panginoon. Noong ako nag-working student sa AUP, tiwala sa Panginoon. Wala akong toothbrush, wala akong sabon, tiwala sa Panginoon. Pumunta ako na AUP, isang pantalon, dalawang polo, long sleeve, pinanggraduate ko ng college, tiwala sa Panginoon. Ang sapatos ko, kapag pagtag-araw, mainit, masakit, nilalagyan ko ng karton, mas baginhawa, pag umulan, parang ipot. Kasi pag nalusaw yun, parang ipot. Kaya pag nubad ko yun, mabahong paa. Buting gubali yung athlete pot ko eh. No? Nahawa ko doon sa roommate ko, si Brady Melchor. Kung kilala ni Brady, si Melchor, ay baka pag dinabi ko yung pirido, makilala niyo yun eh. Ay, sinusot kasi yung sapatos ko, yung chinelas ko. Alam nung mga matatanda sa bayanan, tsaka bayanan, Victoria tsaka dito, kung gaano yung aking karanasan o kay kabataan. Pero ang Panginoon napakabuti. Pinatapos niya ako, di ko alam, maging pastor ako, di ko alam, maging ordinadong pastor ako, di ko alam, pag-aaralin ako ng ating institusyon, hanggang mag-doctoral ako, hindi ko alam, yung panalangin ko, maging worker lang ako. Ang panalangin niya, napakabuti, mabuting bata ito eh. Lagi lang nasa bahay talaga. Maswerte yung maniligaw dito. Yung maniligawan niya. Kasi talagang, alam niyo mga patid, sa Magallanes, yung distrito ko na yung Magallanes, talagang parang at home ako. Ang sabi sa akin, Pastor, kailangan ka ba uwi rito? Parang may bahay doon.
Mahal na mahal akong tabaga. Pastor, buwi ka na rito. O sige, bantayin nyo lang bahay namin dyan. Parang ganun sila magmahal. Mahal na mag-analyst, mga kapatid. Kaya, pag may mga kasal, ako in-invite magkakasal. Dito wala pa nag-ibay sa akin magkasal. Na, sana may makasal ako dito. Ano ako ay dumadayo pa, mga kapatid. So, ano pa? Human doing, emphasis on the body of beliefs and tradition. Ha? Nabanggit kanina yung emergent church, nabanggit kanina ni Sikil yung mga postmodern people, maganda natin pag-aralan nyo, no? What is postmodernism? What is postmodern mind? What is emergent church? What is, marami, na hindi niya alam na nauntuti yung ginagamit ng kaaway, baka mawala tayo. Bilang isang mga kabataan. So ano pa? Ang sabi sa atin, spiritual being is more spiritually, is intentional. Yung pagpunta nyo rito, intentional yan. Hindi dahil magpapelosyo tayo, yun ay regalo ng Panginoon, magpapelosyo tayo. But you are here because God allow you na intensyon na kayo ay magkasama-sama rito bilang mga kabataan. Because human being based on whims and moods. Baka makapunta. Depende. So, hindi nakita yung spirituality, spiritual matters. Spiritual being, it meaning based on knowing God. And spirit, based on meaning, it defined on quest for self, relationship in terms of spending time with Jesus. No? Alone with Jesus Christ. And relationship is in terms of doing. Lahat ginagawa para magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. Spiritual being, freedom in Christ. Malaya na lahat doon sa kanyang lumang buhay at ang human doing in bandage of agenda and opinion of the world. Ano ba opinion ng sanlibutan mga kabataan? Makikita natin mamaya. So, govern with solitude, engagement with Christ. May matatakil ni Sir Win yung mga kung paano tayo magkakaroon ng tamang mga spirituality, discipline bilang isang kabataan, bilang isang mananampalataya. So, human doing, govern with schedule and array of expectation. Maraming schedules. Parang si Pastor Barcoma, buti na lang, hindi natuloy ang aming area meeting. Kasi kung natuloy, ako nandoon, pupunta mamaya ako, bukas ng maga, sa area meeting, mag-chair pa ako doon. Buti hindi natuloy. Kasi baka matulog ako doon, mag-chair sa buong elder ng Cavite. Baka na kaya, tulog yung chairman. Dahil di pa kaya ng ating chairman ng Cavite. Kaya, marami activity, marami busy. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon mga patid, uunahin mo pa rin talaga ang ating Panginoon. So based on the standard of the word, but human doing based on the standard of the world. Anong standard ng sanlibutan? Ano ba standard ng sanlibutan mga kabataan? So ito yung standard ng sanlibutan at standard ng Panginoon. So secular standard, world standard, man-centered. Nakapostura, pogi. Blessed, tall, dark ka lang pag handsome. Nasa dark ka lang pag handsome pala. Nakita niyo siguro sa internet yun. No? Si Richard Gomez, tall, dark, and handsome. Si Empoy, handsome ka lang pag dark. Tama ba yun? Nakita niyo ba yun? Anong nakalagay doon? Dark lang pag handsome ka lang sa dark. Talaga nun. So, yun ang connotation ng sanlibutan. Nakasentro sa tao. Nakasentro. Wala ang Panginoon. But what is the standard ng salita ng Panginoon? God-centered. That is spirituality. No? That is spirituality. So, world standard is world focus. Kung ano ang mga pagbabago sa sanlibutan. Technology, anumang bagay na pagbabago. Passion, lahat. Anumang bagay na magpapatransform sa iyo physically, that is world standard. Uy, bago yan. So, sa standard ng Panginoon ay word focus. No? Nakasentro sa Biblia.
bilang isang mananampalataya. So, world standard, more on informative. Inform ka lahat ng lahat ng mga karunungan ng tao. Inform ka. Ayun mga patid, napagdaanan ko yan. Nahikayat ako ay medyo matanda na, 22 years old. Yeah, 22. After my finish my college sa TIP. So maganda yung work ko. Nagsisweldo ko 1992 ng 9,000 at monthly sacks. Sacks na bigas. Sakong bigas. No? So, maraming achievement. Maraming mga, bakit di pa naman ako Adventist the time? Maraming mga pera. Kasi 1992, 9,000 ang sweldo, malaking pera yung that time. No? So, bata akong kabataan, bata akong nakatapos, pero dumating ang dumating na ako'y tinawag ng Panginoon. Naging Adventist ako. Pinagpalit ko 'yon. Nag-work ako sa AUP. Pinagsisigaw-sigawan ako ro ng mga naka-dorm kasi nag-monitor ako doon. Talagang maltrato. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon, tinuruan niya ako maging patient kasi wala akong patient na tao. Kasi katwira ko, niyabang ng mga batang ito ah. Mantala, hindi mo ako dinilamba, kung alam na nila, ako ay professional na. Yun na isipan ko. Gusto ko magsabi, oy, ba't ganito kayo? Estudyante pa lang kayo. Pero ang Panginoon ay napakabuti. Tinuruan niya ako maging patient, patient, patient. Kasi alam niya, wala akong patient. Kasi nung kabataan, mga kabataan, ay pag ayaw ko na, umaalis ako. Pag ayaw ko sa trabaho, ayaw sa akin, ayaw ko rin. Ba't pa tayo magsasabi, ayaw mo sa akin? Ayaw ko rin. So, pero sa nung ako'y nag-Adventist, pag ayaw sa akin, sumusunod pa rin ako. No? Kumbaga, pinipili ko yung sarili ko kasi Adventist. No? Talagang, nung kabataan ako rito, tanongin sa mga nanay nyo, payat na payat ako. Nung ako'y narito. Nung ako'y church pastor dito, nangangaral kami sa Victoria, sa Area E, sa San Marino, ay talagang payat na payat. Nakakaawa ako tinanong. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Inform, inform, inform. No, inform. Pero nung ako po ay natuto na magpakababa, maging patient, no? Ang natutunan ko sa Panginoon ay formation o formative. Babaguhin ka. No? Babaguhin ka, mga patid. Hindi po garantiya na mataas ang pinag-aralan mo, marami kang nagawa na ika-spiritual na tao. Na spiritual na tao. Ang gusto ng Panginoon, yung kinikilala siya na nakasentro ang buhay niya bilang isang manampalataya. Kayo, meron kayong potential, mga kabataan. Ang sabi po ng ating General Conference, by year 2020, 85% ang membro ng Adventista ay puro kabataan. 75% ang mga leader, kabataan. Si Pastor Barcoma, pagdating ng 2020, ilang taon na ako niyo? Hindi pa naman ako retired. Pa 60 pa lang. Wala pa 60, mga 55 siguro. No? Mga 55. E kayo na mga leader? Wala na. Kumbaga, huwag niyo naman kami isa walang bahala dahil kayo na mga leader. Nasa pag-aaral yan ng ating World Church. Darating po ang 2020, kayo na yung mga leader. Kaya bilang kami mga old leader, kinakailangan ay may turo yung tamang pamamaraan para pag mawala yung mga old leaders, yung ating church ay hindi mawala yung prinsipyo bilang isang mananampalataya. No? So yun po yung pasanin ng mga manggagawa at ng ating church at ng ating elder. Okay, so world standard, knowing, is about knowing. Anong alam mo? Si Marimar. Anong alam mo? Si Dingdong, nanganak na. Yung si Marian, nanganak na. Ang ganda-ganda. In ka, pag marami kang alam. Pero pag wala kang alam, ay out of place ka. Mag-isa mo nga, Pastor.
Ako wala akong hilig sa motor kasi inoko yung intern, nabangga ako, ayoko na magmotor. Marami silang alam. Pero sasakyan, alam ko. Pero pag motor, out of place ako kasi di ko masyado alam yung motor eh. No, for 15 years na ako nagda-drive, di ko na alam yung ano mga pyesa ng motor. Yung pagpapatak, di ko na alam. So, na-out of place ako. Medyo hindi ako sumasabat kasi hindi ko alam yung mga kwentuhan lang. So, ganun din. Pag marami kang alam, pati wala kang alam, out of place ka. So, yun ang trend ng secular na standard. But in a world standard, more on being. Sino ka sa harap ng Panginoon? Makasalanan ka, you have a grace. Merong biyaya ang Panginoon o mercy. Anong meron ka sa Panginoon, anong kainaan mo lahat, yun ang mahalaga sa ating Panginoon. Na nais nating magpabago sa ating Panginoon. So world standard is Jesus was a good man. Ito po ang secular na tao. Ito yung mga postmodern people. No? Na ang sa Panginoon, good man yan. Good man lang. Kaya parang malapat bala tayo sa mga pangangaral sa mga mayaman. No? Kasi wala na sa kanila ang Kristo. Good man lang yan. No? Pwede siyang inherited na mabago yung isang tao through inherited mga kapatid. So, but world standard, Jesus is Lord. Ang Panginoon ang si Kristo ang Panginoon, no? Si Kristo ang Panginoon bilang isang mananampalataya. So, spirituality is not just a magic. No? Hindi to automatic pag Adventista ka, spiritual ka na. Pag ganabi niya gan, spiritual ka na. Hindi to automatic o magic. Ha? Kundi ang spirituality mga patid ay ano? Hindi sa crisis, but a continual process. Ano ang pagsumag dumating sa atin? Ay tayo ay nasa Panginoon, mananatili ating spirituality. So, anong problema? Patuloy lang tayo. Nawalan tayo ng ano po, patuloy lang tayo dahil sa panampalataya. Nawala ka ng sweetheart dahil sa panampalataya. Patuloy lang. Patuloy lang. Ako nga eh, yung asawa ko mga patid, parang 7 beses ako binasted. Pogi naman ako. 7 beses. Kasi alam na mga, kwento lang ha, wala ang misis ko. Sidetrack. Kasi alam, wala naman ako itatago rito sa RNG. May sweetheart ako talaga rito. Alam yung pagkabataan, mga kabataan. Pero one at a time lang naman yon. Wala isa, isa. So, yung ayaw ko, ganun ang Panginoong kapatid. Hindi siya nagbibigay ng gusto mo, katulad ni Brother Edgar. Ang gusto niya, mapabuti yung kanyang pamilya. Maganda yung magandang layunin yun. Pero, gusto ng Panginoon, mas maganda, pag nasa Panginoon sila, mapapabuti pa sila. Ayaw ko talaga sa Black Beauty. Gusto ko maputi. Ang naging sweetheart ko lahat ay maputi. Nagka-sweetheart ako na Canadian. When I was in Quezon, Atimonan, Canadian. Pero mga patid, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Yung ayaw ko, binigay niya. Bagamang Black Beauty ang asawa ko, maganda. Maganda asawa ko? Maganda ba? Oh, amen. So, ibig sabihin mga patid, yung baski kwento niyo, tanong niyo sa misis ko, ang Panginoon talaga mabait. No? Sinusubo ko lang para bang lukuhin ko kaya itong babaeng ito. Sina-challenge ako eh. No? Lukuhin ko. Pero mga patid, nung binasid ako, umiyak ako. Umiyak ako. Masakit pala pag nabasted. Kasi hindi ako nabasted. Ibig sabihin, ito yung kalooban ng Panginoon. So masakit sa akin, masakit. Para makausap ko siya, yung kaklase niya, 7 yan, 10 yan, i-date ko. I-date ko. Buti may pera ako kasi mababait mga member rito eh. Parang dalaw ko, pastor. O, bigay. Naipong ko. Miswaldo ko, naipong ko. Kasi parang mahal ko na pala siya.
Wala pa rin, busted. May mga kaibigan siya sa Batang Pandakan, parang tropa siguro, mga nag-date ako ng 14 sila, pang 15 ako, kain kami. Doon sa yung salad bar ba yun? Yung mga libre pala, matakaw din eh. Talagang, sige lang, sige. May pera ako eh. Ganun, pag naniligaw ka, tawa na tawa siya, no? Oh, yan, libre ako. Tsaka pag may pera, naniligaw ka, malaki yung bulsa mo. So, busted pa rin, 7 times. Masakit sa akin, mga patid. Masakit. Pinag-pray ko siya, may pasuntok. Suntok pala yun. Susuntok-suntok ka doon. Church pastor ako sa, church pastor na ako, malis na ako dito. Church pastor ako sa San Paolo Church. Sinusuntok-suntok ko. Tapos pag natutulog ko, may dalawang butike, nag-uusap, nagliligawan. Sabi ko, puti pa itong butike nito, may partner. Ako, walang partner. Pag-isig ko sumagas, sila pa rin nag-uusap. Sabi ko, punta pa rin ako sa Pandakan. Ligaw pa rin ako, busted pa rin. 5 times. Medyo nagpaano ako, nagpapakaway, pick ako. Masayin ako sa Pampanga, magiging church pastor ako doon. Nagpaalam ako, kinausap ko sila lahat, magkakapatid. Mahaba pa eh, may note eh. May kanta pa konti. Mag-usap ko sila, may umiyak, pero yung misis ko, tuwan-tuwa, mawala ako. Yung pala nung mawala ako, mahal din pala ako. Nabalitaan na mayroong kapangpangan doon na pinagpa-plansya si Pastor Barcoma, pinaglalabas si Pastor Barcoma. Nabalitaan. Kasi yung kaibigan ko, si Brother Joel Gabwat, ay pinamalita. Ay, si Perdi doon, ganto-ganto doon. Sinundan ako. Sinundan ako. Yan, doon ko siya nakasama sa crusade. Tinuruan ko mag-health lecture, kasi siya ay psychology. Tinuruan ko, ay talagang siya pala sa akin. Ha? Alam mo, natutunan ko, mga patid, yung pagbabago, yung spirituality, continual process. Yung ayaw mo, ibibigay ng Panginoon. Yun ay kalooban niya. Ha? Kaya mahal na mahal ko asawa ko. Ha? Kasi bigay siya ng Panginoon. Ha? At 2 years ako mahigit, nanligaw, 7 beses bumaksak. Ha? Ang tanda ko sa asawa ko, ay 7 years o almost 8 years. No? Pero mukha na kaming magbat. No? Yung bata na konti. So, ibig sabihin yung patid, ang spirituality, parang paniligaw din. Nade-develop. Maski ayaw sa'yo, ayaw mo, pero darating yung panahon, ang Panginoon, yung tamang panahon, no? Magtatakda para ikaw ay mabago. No? Para kay magkaroon ng spirituality. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, huwag mo kong mahalin. Huwag mo kong ibigin. Nung sweetheart ko na. Pero dati hindi ko sinasabi yun eh. Mahalin mo yung ministry ko. Huwag ako. Kasi pag minahal mo ko, pastor ako, hindi tayo magtatagal. Kaya ang mahal, hindi niya ako mahal eh. Ang mahal niya, ministry ko. Kaya mahal niya ako. Kaya pag inuna natin ng Panginoon, pag kayo mayroong sweetheart, mayroong kayong niligaw, gusto mo pangasa, tanong nyo, don't love me, but love my faith or religion. Magtatagal kayo. Magtatagal kayo. So, yun ang aking natutunan bilang isang kabataan at naging manggagawa na kasama ninyo mga patid. So, spirituality is not based on knowledge, but spirituality based on obedience. Wow. Sunod, sunod. Sunod ka sa Panginoon bilang isang mananampalataya. Spirituality, not external, nabanggit na kanina, but spirituality is more on internal. Spirituality, not just automatic. Kala ko ganun din dati. Kasi nakita ko yung mga Adventist noon, nakakurbata, mga bata, nakakurbata. Ang cute, talagang banal na banal. Gusto ko yan, gusto ko maging ganyan. Gusto ko anak ko maging ganyan. Lahat gusto ko. Ha? Nung nag-Adventist ako, maloko rin pala Adventist. May joke-joke doon pala. Ha? So, ibig sabihin mga patid, ay nagpatibay sa akin yun, na ang isang Adventista pala, meron din palang mga buhay na ano, yung
may buhay na may time na merong harmonious o patawa. Hindi pala puro seryoso. Kasi seryoso ko unang pastor ako eh. Pag ako na-assign, ay, may pastor natin. Parang suplado. Parang seryoso. Nakabarong, nakaano. Parang autocratic. Pero no, after mga ilang buwan, joker pala ito si pastor. No? Kasi pameke ko yun eh. Naka-close back. Ibig sabihin mga kapatid, minsan ang tanong sa akin, stricto ako. Dito hindi nyo ako sa strict kasi kilala nyo na karamihan dito. Yung 5 churches, kilala ko, hindi ako stricto. Pero yung 6 churches, 6 district na puntahan ko, ang alam sa akin, stricto ako. Pero mga patid, ay hindi ganon. Because spirituality is not just somatic, but spirituality is more cultivated. Nag-cultivate yung spirit. Kapag at the more na nakasama nyo yung isang tao, hindi pala siya ganon. Meron pala siyang humor din. Na nandoon yung kanyang kabanalan. So spirituality not just product of energy, but spirituality is a divine enablement bilang isang mananampalataya. Spirituality not a dream, but spirituality is a discipline. No? Yun din ay bahagi ng topic sa atin mamaya ni Sir Win. Okay? So, what else? Not just unusual experience, not just a list of rules, not just be endured, not just theoretical. No? Hindi, dynamic ang nalalaman. No? What else? But a normal experience, practical, yung pagiging spirituality. Ano pa? But a life of relationship sa Panginoon bilang isang manampalatayang kabataan, more on enjoyed. No? Hindi boring ang Adventist ng Kristiyano. Yun ang alam ko noon. Hindi pala boring. Hindi pala boring mga kapatid. Marami pala tayo magagawa bilang isang kabataan. And, but intensely practical. Sabi ni Miss White, Christianity is practicality. Practical. Surrender na ating buhay natin sa ating mahal na Panginoon. So, another spiritual thinking ay Christ-centered. It is a Christ-centered orientation to every component of life through the mediating power of indwelling of the Holy Spirit. So, paano tayo magkakaroon ng tinatawag na Christ-centered life? Una, being like Christ. Desiring like Christ. Thinking like Christ. Behaving like Christ. Boring na yung pastor. Boring to, no? Boring ba? Boring yan. Pero mapatid, pag ikaw ay bahagi ng buhay mo yan, ay kailangan natin yan bilang isang kabataan. Ano pa? Speaking like Christ. Paano ba magsalita si Kristo? Curse? Hindi. Moral encouragement. Encourager. Words of encouragement. Acting like Christ. No? Dressing like Christ. Ibig sabihin, magkakaroon kami ng suot ni Kristo. No? Kung buhay kayo si Kristo, ano kayo suot ni Kristo? Emo? Ano ba? Punk? Ano? Punk? Kasi naporma kayo noon eh. Noon, punkista ako. Meron pa noon namin, devil cut. Kaya nakalbo ko eh. Yung may mga ganun-ganun. Nagpahikaw ako. Nagpa-ponytail ako. At yung panahon ng minudo. Nagminudo rin eh. Marami ko baga, yun ang mundo ko noon. Pero nabago. No? Nabago yung aking mundo, mapatid. So, yun din ang mundo natin. Pero, mapatid, posible pa rin na tayo ay makasentro sa Panginoon. Because we are spiritual being. Eating like Christ. Paano ba kumain si Kristo? Paano ba kumain si Kristo? Parang sundalo. So, research nyo yan, ha? Paano ba kumain si Kristo? Nasa Bible yan. No? Ano pa? Drinking like Christ. Paano mo minun si Kristo? Ganun ba?
So paano ba uminom si Kristo? Ibig sabihin, simple. No? Ano ba yung paradigm ni Pablo, mga kapatid? Sabi ni San Pablo, imitate me just like imitate Christ. Si Pablo mamamatay tao. Si Pablo pangit. Si Pablo sakang. Si Pablo mahina ang mata, malabo. Si Pablo ay upaw, kalbo. Pero nagaya niya si Kristo. Nagaya niya si Kristo. And he became a great theologian. At sa kanyang panahon, hanggang sa ating panahon. Okay? Kaya pangako sa atin ng Panginoon, I have come that may have life and that may be have more abundantly. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Pag tayo po ay naging katulad ni Kristo, na meron siyang buhay at yung buhay magkaroon ng kalubusan sa atin. Ibig sabihin, hindi boring ang isang Kristiyanong kabataan. No? Hindi siya boring. No? Sapagkat ang panawagan sa atin ni Miss White, mga kabataan, God's seal can never rest upon an impure man and young woman. Because God will never approve of anything less than complete dedication to the principle of His government. So kailangan natin pala yung prinsipyo ng ating Panginoon. Yung paradigm ni Pablo. Maging katulad tayo ni Kristo. Maging katulad tayo ni Kristo. So, ibig sabihin mga pati ito ay isang journey. It is a long journey bilang isang, excuse me, bilang isang kabataan. Ang sabi ni Bawa, it is a journey of life of the Spirit that begins with the gift of forgiveness and life in Christ and progress through faith and obedience. Kung di tayo marunong magpatawad, kung may nagawa tayo kasalanan at may nagkagawa sa atin, humingi ng tawad, hindi natin napapatawad, mahirap lumakad tungo sa spirituality. Mahirap. Sapagkat bahagi ng spirituality ay isang paglalakad, isang journey na nagsisimula sa pagpapatawad at buhay na kay Kristo at ang progreso nito sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagsunod. Okay, thank you. Okay, so second to the last slide, mga kapatid. Isa pa na part na bahagi ng Christian thinking at spirituality ay all-compassing. The spiritual life, or spiritual life is an all-compassing, lifelong response to God's gracious initiative in the life of those who trust its center in the person and work of Jesus Christ. Ibig sabihin nga patid, bilang isang kabataan, bilang isang binago ng Panginoon, bilang merong bagong puso na handa sa leadership at pangangaral, kinakailangan natin yung bagay na ito. Spirituality, it is a long journey, all-compassing process of life na nakasentro sa paggawa at patuloy na pangasiwa at pagtitiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang goal ng ating Panginoon sa atin, sabi ni Miss White, higher than the highest human thoughts can reach is God's ideal for His children. Godliness, no? God-likeness is the goal to be rich. Tanggapin man natin sa hindi, tanggapin nyo na tayo ay patungo saan? Sa pagpapakabanal. No? Bakapagkat ang tumawag sa atin ay banal na tao. Ibig sabihin, to close mga minamahal, practicing spirituality in the presence of God, in a happy moment, purihin natin ang Panginoon. Minsan, pag hindi masaya ang buhay natin, parang mahirap pumuri sa Panginoon. So part ng spirituality and thinking, in Christian thinking, in a happy moment,
purihin natin ang Panginoon. Ano pa? In difficult moment, hanapin natin ang Panginoon. Sapagkat ang sa pangako ni Jeremiah, masusupungan natin ang Panginoon. Ano pa? In quiet moment, worship God. No? Noong ko nasa AUP, ang pinapaborito kong pakipag-usap sa Panginoon ay Finster Chapel. Alas 4 ng madaling araw, nakipag-usap sa Panginoon, Panginoon, ayoko naman dito, ba't ako narito? At hindi ka naman papayag na ako'y alis dito na hindi ako tapos. Noong ko'y nangaral dito, noong kami nangaral sa Victoria, ay ang utang ko ay 39,000. Dahil kinakailangan ko ng junior pastorship, crusade, wala akong magagawa, requirements ko, punta ako dito. Pagbalik ko mga patid, malaking utang ko. Kaya sabi ko doon sa nung gate na na AUP, yung old gate, parang ayaw kong humakbang sa gate. Kasi pagakbang ko sa gate, ang utang ko ay 39,000. Walang pagbayad. Walang pambayad. Pero mga patid, ang Panginoon napakabot. Pag inuna mo siya, gagawa siya ng paraan. Hindi ko ugali pumunta sa post office kasi walang susulat sa akin because I was disowned by my family. Dahil sila, lahat kami ay Iglesia ni Cristo. Wala akong panahon na wala na masusulat sa akin, wala makakamali. Pero tinuturo ko ng paako na pumunta sa post office. Sabi ko, sige, punta ako doon. Nung makita ko, punta ko sa post office, nakita ko, report immediately to DSF. Dollar is waiting. Dollar. Hindi ko nakita ng dollar eh. So dollar, nakita ko doon, binayari yung utang kong 39,000, meron tuition fee ako, meron pa akong 7,000 kada semester. Meron pala sa panalangin ko, mapatid, may sumagot na meron dying doctor from Seattle, USA na nakapakinig ng aking panalangin siguro. Tumugon. Natuwa, Iglesia ni Cristo, dati nagministro, nagipapastor. Siguro yung mga sulat ko noon ay natuwa. Pagising ko na lang, full-time working, hindi na ako nag-work, talagang estudyante na, at nakatapos, hindi ako inabot ng 5 years, kundi 3.5 years. Dahil sa mabuti ang Panginoon. So, lagi ko sa sinasama, Panginoon, hindi ako papayag at hindi rin kayo papayag na aalis ako dito hindi tapos. Lagi ko pinagpipray yun. Lagi ko pinagpipray yun. Ang Panginoon, siguro nakulitan sa akin, umalis nga ako doon na hindi natapos. Natapos. Ibig sabihin, napakabuti ng Panginoon. So sa quiet moment natin, andong panahon, napuri natin ng Panginoon. In a point, painful moment, magtiwala tayo sa Panginoon. And last testing ng ating spirituality, in every moment, thank God. Naranasan ba natin ito mga kabataan kung paano natin pasalamatan ng Panginoon? So that is our part of spirituality and Christian thinking. Na sa lahat ng bagay, oras, pagsubok, sirkumtansya, ay pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Siguro wala pang pagkain. Ay may tanong kayo sa lecture kanyang dalawa. Any question, mga kabataan? Ano? May tanong kayo? Sige, papagawa lang. Ikaw pagawa. So may tanong kayo sa na-lecture ni Brother Melvin saka sa 10 kasi we have siguro mga 10 minutes o 5 minutes na question. Baka may agam-agam kayo doon sa ating pinapi kanina, lalo yung fasting. Ba nagulat kayo? Ba't yun pala yung fasting? So any question, meron kayong tanong nga patid sa topic po ng fasting and prayer experience na tinapik ni Brother Melvin.
Wala? So maganda, magandang estudyante ito. Maliwanaw. Ha? Maliwanag at malinaw. So, sino, ano, Brother Melvin? So, bigyan natin kay Brother Melvin. Ayan, so, magandang gabi. Gabi pa ba? Gabi? Magandang madaling araw. Magandang umaga. Okay, so tayo ay, para daw tayo ay medyo magising-gising ng konti, magkakaroon tayo ng judges. O, judges muna tatawagin. Tatawagin natin si Ezekiel, si Marlu, si Nulay. Ilang judges ba yun, ano? Kiel, ilang judges? Tatlo, apat? Apat. Apat daw. Salin natin si Ed sa mga magiging judges natin. So, tatayo po sila rito sa unahan. Tatayo sa unahan. Yung challenge sa inyo eh. Tatayo kayo sa unahan dito. Lou, dito. Dito.